Maging handa dahil bagamat posibleng humina na ay patuloy ang paglapit ng bagyong Maymay PH sa kalupaan. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora. Huling namataan ang bagyong Maymay PH sa layong 180 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Napanatili nito ang taglay na lakas habang kumikilos pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Ayon sa PAGASA, inaasahan itong lalapit sa eastern coast ng Isabela o Aurora at posible ring humina bilang low pressure area sa mga susunod na oras. Bukod sa bagyong Maymay PH, isang low pressure area naman ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 650 km kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng bansa pero posibleng lumakas bilang bagyo habang papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos ng Metro Weather, halos buong araw ang tsansa ng ulan sa Northern Luzon. Uulanin na rin ang iba pang lugar sa Luzon pagsapit ng hapon. May malalakas na ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, may tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas lalo na sa hapon. Bukas ng umaga naman ay may ulan na sa ilang lugar sa Negros at Panay Island. Magpapatuloy ito hanggang sa hapon na may mga pag-ulan rin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maalon at delikado pa rin pumalaot sa mga baybayin ng Northern at Central Luzon pati na sa eastern seaboard ng Southern Luzon. Sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, patuloy ring binabantayan ang isa pang bagyo na huling nakita sa layong 1,925 km silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, inaasahan itong papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas at tutumbukin ito ang extreme Northern Luzon. Light to moderate to occasionally heavy rain showers with lightning and strong winds are being experienced over portion of Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Maguindanao, Lanao del Sur, which may persist within 1 to 2 hours and may affect nearby areas. Moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are being experienced in Quezon, which may persist within 2 hours and may affect nearby areas. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.